So hello guys, what's up, gabi na rito and ito na naman tayo sa ating kwentuhan na tanong na kapupulutan nyo naman ng aral. So dito may nagtanong sa atin si Micaela, sabi niya, bossing paano ba hindi ma-scam sa buhay? Paano raw ba hindi ma-scam sa buhay? So kasi ang ating buhay may dalawang klase yan. Physical at spiritual na buhay. So sa physical, dito na yung tinatawag nating dalawang klase ng tao, isang manloloko at isang naloloko. So sana naman wag na kayo magpunta sa naloloko, wag din sa manloloko. So sa patas lang patas, dalawang klase ng tao sa mundo, isang manloloko at isang naloloko. So doon na nga nangyayari yung scam. So dito sa ating kwento na to, ikukwento natin kung paano hindi ma-scam yung ating physical at ang ating spiritual na buhay dito sa lupa. So bago ang lahat, pa-subscribe naman para sa maganda pa nating kwentuhan. So ito na nga yung istorya ng isang tao na worthy o kahit na sabihin nating maraming pagsubok sa kanyang buhay, nalampasan niya at hindi siya naloko ng sinumang tao dahil siya may pananampalataya sa Diyos. So eto na nga, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. So sa istorya na to, may isang tao na talagang nagbibigay siya ng message sa ating Panginoon o papalaganap siya ng salita ng Diyos. So kahit na sa kanyang kapansanan, putol kasi yung isang paa niya. So dahil yun yung calling sa kanya ng Panginoon na ibigay niya ang mensahe sa mga tao sa mundo upang sila ay hindi maloko o manloko ng kapwa nila tao. So marami ang ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. So sabi sa kanya, hindi tayo parehas ng paniniwala. And then yung iba, nakikipagdebate sa kanya. Debate na sinasabi na hindi tama yung kanyang sinasabi o tinuturo sa ating kapwa-tao. So nagagalit sila. And then sabi nga nung mga iba, tinitignan nila sa physical na anyo dahil nga artificial yung paa niya. Kung minsan nilalait siya na putol na nga yung paa mo, kung talagang hindi ka pinabayaan o na nawala ng ba't nawala ang yung paa, sabi ng ibang nagsasabi. So ito muna ipaliwanag mo, bakit naputol yung paa mo? So sabi nung ibang pinipreach siya niya. So dahil nga sa kanyang physical na anyo, kahit ganun siya, binabahagi niya talaga yung salita ng ating Panginoon. So dun na nga, hindi tayo ma-scam kung tayo ay hihingi ng guide sa ating Panginoon o sa ating Diyos na may kapal. So hihingi tayo ng guide kung ano ang dapat natin gawin sa pang-araw-araw. So tulad niya sa istorya na yun, kahit na ganung putol lang paa niya, then lumalakad siya sa malalayong lugar, hindi pa rin siya napanghinaan ng loob. So talagang ibinigay niya ang buong buhay niya sa paglilingkod sa ating Panginoon para sa kanyang spiritual at physical life na hindi tayo maloko ng kapwa natin na tao. So eto pala yung shop ko. So andito tayo, so gabi na. And then ayun na nga Micaela, kung paano hindi ma-scam. So tumawag tayo sa Panginoon at siya ang maggagabay sa atin kung ano ang mga nararapat natin gawin. So sana nasagot ko ang tanong mo tungkol sa ating buhay upang hindi tayo ma-scam. Basta lagi mong tandaan na dalawa lang ang tao sa mundo, isang manloloko at isang naloloko. So isang hindi scammer at isang scammer.
So yun yung pagkatandaan mo sa buhay natin sa mundo. So siguro hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Sa susunod pa nating kwentuhan, sana medyo nasagot ng ating kwento yung iyong tanong, Micaela. At sa susunod pa, dadagdagan pa natin ng mas maraming sagot ang iyong tanong kung hindi ka pa masatisfied. So, bago ang lahat, pa-subscribe naman para sa maganda natin pang kwentuhan. Bye-bye! Thank you!